Imagine if isang araw, bigla na lang sinakop ang inyong lugar ng mga taong di nyo kilala. Lahat ng mga ari-arian ninyo ay inagaw at ang lahat ng magtatanggang lumaban ay paparusahan. Ano ang iyong gagawin? Well, sa video na ito ng Literacy Corner ay ating pag-uusapan ang kamangha-manghang ginawa ng isang teacher noong sinakop ng mga Hapon ang Pilipinas. Noong sinakop ng Imperial Japan ang Pilipinas noong 1941, biglang nagbago ang buhay ng mga Pilipino kasama na ang isang guro na si Teacher Nieves Fernandez. Bago pa man nabansag ang Captain Nieves, siya ay nagtrabaho bilang isang guro sa isang paralan sa Tacloban. Siya din ay nagmamay-ari ng isang maliit na negosyo. Ngunit, natigil lahat ng ito nang dumating ang mga Hapon. Sa ilalim kasi ng pamamahala ng mga Hapon, pinagbawalan ng lahat na magturo ng walang pahintulot mula sa kanila. Ang mga negosyo ay nagaw at sinira din. Ang mga tao ay pinagmalupitan. Kada tao na susuway ay pinaparusahan. Dahil sa takot na baka kunin ng mga Hapon ang kanyang mga estudyante, lalo na ang mga babae para gawing comfort women, agad nagdesisyon si Teacher Nieves na kumilos. Sinanay ni Teacher Nieves ang mga katutubo kung paano gamitin ang itak bilang armas, paano gumawa ng shotgun gamit ang gas pipes, at kung paano gumawa ng granada. Ang ibang armas naman na kanilang ginamit ay mga nakuha nila sa mga Hapon. Ganito mag-operate si Teacher Nieves. Nagsusuot siya ng itim na damit at walang sapatos o tsinelas. Nakatulong ito ng malaki sa kanya para hindi siya madaling makita at marinig ng mga kalaban. Dahil dito ay nabansagan siyang The Silent Killer. The Silent Killer dahil itak ang kanyang ginagamit. Ngunit, paanong hindi nakakasigaw ang kanyang mga kalaban? Bukod sa matapang, si Teacher Nieves ay matalino din. Para hindi makasigaw ang kalaban, sinisigurado ni Teacher Nieves na sa carotid arteries niya itatama ang itak. Ang carotid arteries ay ang mga malalaking ugat na siyang nagdadala ng dugo na may oxygen papunta sa ating utak. Kapag naputol ang mga ito, hindi na makakapunta ang dugo sa utak. At kapag walang dugo ang utak, wala ding oxygen. At kapag walang oxygen, ang ating utak ay mamamatay. Kaya ganun na lang ka mapanganib kapag ang carotid artery ang mapuputol. Sabi ng mga eksperto, tanging ungol na lang ang magagawa ng kalaban kapag artery ang natamaan dahil diretsyong mawawalan ang tao ng buhay. Ang operasyon na ito ni Teacher Nieves at ng mga katutubo ay tumagal ng 2 taon. Dahil dito ay binansagan na ding Captain Nieves si Teacher Nieves. In fact, ang Imperial Japanese Army ay naglagay pa ng 10,000 pesos na reward para sa ulo ni Captain Nieves, pero walang sino man ang nagtraidor. Ito lang ay nagpapakita ng pagkakaisa nila Teacher Nieves at ng kanyang mga kasama. Dahil sa katapangan at talino ni Teacher Nieves, madami din siyang nasagip na mga batang babaeng naging comfort women ng mga Hapon. You see, ang nagawa ni Teacher Nieves ay nagpapakita lang na hindi hadlang ang kasarian at propesyon upang makatulong sa ibang tao at lalo na sa bayan. Muli, this is Literacy Corner. See you in the next one.